May payabak Lois. Wala si Lois ngayon kasi nasa home quarantine, di ba? Nasa third week na tayo ng enhanced community quarantine. So, kumusta na po? Welcome sa YouTube channel ko. Huwag kalimutan i-press ang red button para mag-subscribe. No? Wala ngayon si Lois. So, yung tanong ni kapitbahay, until further notice muna kasi yun nga, kung matatandaan nyo, nag-start yung ECQ, Enhanced Community Quarantine, no, March 17. At hopefully, magtapos na siya ngayong April 13. No? So, maraming pagbabagong nangyari. Parang tumigil nga yung mundo nating lahat. Although, mababasa mo sa Facebook, maraming realizations na naisip, no, yung bonding with the family, no, yan. Tapos hindi pala importante yung mga material na bagay pag ganito may pandemic, no. Tapos sinasaluduhan natin lahat ang ating mga frontliners, doctors, nurses, no, yung mga barangay tanod, mga pulis, mga yung mga security guard, yung mga cashier sa mga groceries, no, mga ordinaryong empleyado na naging mga frontliners sila ngayon. Yan ang ating mga bayani, mga bagong bayani. Sabi nga nila, hindi kailangan nakakapa pag superheroes, di ba? Ngayon, enhanced community quarantine. Meron certain procedures na hindi namin pwedeng gawin muna. So, pwedeng i-reschedule yung pasyente after nung enhanced community quarantine. Ginagawa na lang namin tulad yung cleaning, adjustment of braces, check-up, pasta, no? Yung mga yun, kung pwedeng i-reschedule, gagawin. Yung mga certain emergency situations, doon lang namin pwedeng i-treat yung pasyente. Example, yung bleeding na hindi tumitigil, kunwari nabunutan ka before yung ECQ. Tapos, hindi tumitigil yung pag-bleed. So, yan, emergency case yan. Pwede kang pumunta sa dentist para magawa ng emergency treatment. Tapos, yung swelling na halos yung sa upper portion ng face na nasasara na yung mata, no? Kailangan pumunta agad sa dentist mo para mapacheck siya. Or minsan, dito naman banda ang swelling so hindi makalunok, no? Or nahirapan medyo huminga dahil masyado, or dito, masyadong malaking swelling, nahirapan huminga. So yung mga yan, immediate kailangan ng attention. So para hindi ka lang pumunta sa hospital na pwede na sa dentist, no? Pwede mo siyang kontakin. Tapos yung aksidente, no? Na aksidente yung ngipin mo, broken or knockout tooth, emergency yun, natanggal bigla, no? Sa accidents, pwede yung dentist mo ang mag-check sa'yo ng emergency, gawa ng emergency procedures. Tapos yung meron nakasulat din yung denture adjustment for people receiving radiation or treatment for cancer. Yan, yung mga ganyan, pwede yun na pumunta sa clinic, no? Kasi nagkakause yun ng soreness, lalo na kung meron siyang radiation or treatment sa cancer. Tapos yung pag-a-adjust ng wire kung tumutusok na sa cheeks, no? Nagkakause na ng injury sa pasyente. Yan, pwede yung mga yan, pwede yung tawagan yung dentist nyo, yung orthodontist nyo, emergency treatment naman yun. So, usually, pupunta ka doon, i-request ng dentist na kung pwede, mag-isa ka lang. Kung, yun ay kung may quarantine pass ka rin, no? Kasi iba, ayaw talagang palabasin, eh, no? Kung walang quarantine pass. Pero, kung emergency na ganun, pwede naman siguro na payagan. Hindi lang natin alam kasi iba-iba per barangay yung mga rules. Eh, no? So, sumunod tayo sa authority. Yun talaga ang... At parang emergency case, pwede makikita naman ng sitwasyon. So, instead of sa hospitals, makakatulong yung dentist mo
sa mga ganong cases. Tapos ngayon kasi ang FDA pinapayagan na yung e-reseta, so electronic na reseta. So pwede mong picturean yung swelling, no, sa mukha mo or kung sa ang part yun para makita ng dentist, kasi pwede na siyang mag-reseta through Messenger, Viber, or kung anything na mapakita mo yung picture, no, kasi kung wala sa clinic si dentist. Tapos in-approve naman ng FDA na katanggapin niya yung mga electronic na reseta, e-reseta, no. Tapos ang PDA meron siyang digital consultations dun sa Facebook nila, so pwede rin yon kung may mga tanong kayo about problema din sa ngipin. Pero kung nakokontakt nyo naman yung dentist nyo, no, mas maganda para mas alam niya yung history, no? Kasi meron dito, FDA allows prescribing selling meds through e-prescription. Kaso, kunwari yung dapat kumpleto din yung detalye ng prescription. Dapat meron siyang patient's complete name, name of medicine or drugs prescribed, tapos yung dosage niya, tapos yung signature pa rin ng doctor, license number, tapos yung professional tax receipt kung applicable. Tapos yung mga prescription na antibiotics, no, usually antibiotics ang hindi binibigay ng walang reseta. So kung nagpadala ng reseta si dentist through Messenger, Viber, no, and mapakita mo yon, valid lang siya 1 week after nung issuance ng dentist. Kaya sinusulatan ng date ni dentist kung anong date siya na-issue. Kailangan 1 week lang, mabili mo na yon. Tapos, serve na yon pag after a week. Hindi mo naman pwedeng gamitin uli yon for another purchase. So, kaya may 1 week lang siyang validity. Pwede yun na humingi ka ng reseta. Pero, kailangan pakita mo rin sa dentist mo. Hindi pwedeng mag-demand ka lang ng prescription. Pakita mo rin kung gano'n ka grabe yung swelling. Para ang dentist naman ang mag-decide kung kailangan mo ng antibiotics or prescription para sa antibiotics. So, huwag nyo rin kalimutan panoorin yung vlog tungkol sa mga yung tungkol sa masakit ang ngipin, no, na ginawa natin yun before New Year's. So, huwag nyo kalimutan yun na panoorin. So, para magawa nyo rin habang hindi pa kayo nakakapunta sa dentist, kung anong gagawin nyo. Di ba usually, na-advise tayo ng government na mag-stay lang sa bahay. Yun ang ating maiaambag para sa enhanced community quarantine. So, stay lang tayo sa bahay. Pero, paano nga naman kung kailangan mong bumili ng gamot sa butika or mag-grocery, di ba? So, ano-ano ba yung mga kailangan mong dalhin? Di ba? So, ganito yon. Ang unang kailangan dala mo pag pumunta ka or lumabas, bibili ka ng groceries or gamot. Yan ang mga pwede, di ba? Essentials. Ay ang yung home quarantine pass with ID. Kailangan yung ID kasi para pag chinek ka sa mga entry points, checkpoints, di ba? Makikita na yung nakapangalan sa quarantine pass at saka yung sa ID, isang tao lang. So, sa'yo talaga yun. So, meron kang pass para lumabas, bumili ng essentials, no? Tapos, huwag kalimutan ang face mask. Although ang WHO, sinasabi pa rin niya na kung wala ka naman sakit, hindi ka kailangan mag-face mask. Pero, since asymptomatic nga lahat, di ba? Hindi natin alam kung sino yung COVID-19 positive. Or minsan, PUI nga, under investigation or monitoring, lumalabas din naman sila ng bahay, di ba? So, hindi natin alam. So, kailangan, i-assume natin na lahat infected na lang. Di ba? So, poprotektahan mo sila, kung infected ka, mag-face mask ka, sila rin, napoprotektahan mo na hindi sila mahawa sa'yo. At ikaw rin, hindi ka rin mahawa. Hindi naman kailangan N95 na mask since hindi ka naman nag-aalaga ng COVID-19 patient. So, pwede na yung regular surgical mask or yung cloth. Tapos, huwag kakalimutan yung physical distancing. Yan. 1 meter, no?
para sa safety mo rin. O siyempre, proper hygiene, like maghugas ng kamay, or alcohol, or sanitizer. Pagpunta sa grocery, di ba, pinapasanitize ka agad yung hands. So, gamitin yun. Tapos, sinasanitize na rin yung mga cart sa mga groceries, di ba? So, okay yun. Tapos, pagkalalabas na ng groceries, mag-aan ka ulit, magsasanitize ng hand. Diba? Tapos merong nababasang article ngayon sa mga social media yung tungkol sa pagsasanitize ng grocery. So, meron sinulat sa Facebook, may sinulat si Gail Miller sa Facebook kung paano isasanitize yung groceries, no? Meron yung yung mga fruits, no? Isisoak sa 5 minutes soak in vinegar solution, yung mga ganyan. Tapos plastic cans, ayan, papakita ko na lang dyan kung paano gagawin, no? So, siya yung advice niya, isanitize yung groceries, yung mga binili, tapos yung fruits and veggies, no? Meron siyang in-advice na 1 part vinegar, 2 parts water, isisoak for 5 minutes, yung mga ganyan. Pero, meron naman ako nabasa sa Science Alert na sabi nga niya, hindi naman kailangan i-disinfect yung lahat ng groceries. Kasi yung isang article nga ni ano, yung sa Facebook, na kailangan niya i-soak, tapos yung mga kung hinuhugasan pa niya, binapakita, hinuhugasan, sinusoak pa niya yung mga ibang naka-plastic na items, no? So, doon naman sa article sa Science Alert, sabi naman, there's no evidence currently that COVID-19 is transmitted by food, no? So, yung biggest risk nga raw when it comes to COVID-19 and groceries is being around people in the grocery store, no? While you are shopping. Mas malaking risk yun yung mahawak ka sa kapwa mo tao kaysa yung products ng groceries, no? So, nasa sa inyo yun kung gusto nyo i-sterilize, i-disinfect ang mga groceries na binili nyo. Or, ako naman, usually, bago ka kumain, kailangan naman talaga hugasan mo yun bago yung fruits, bago may store, hinuhugasan naman talaga natin sa running water, di ba? Kasi, di ba yung soap, sabi nga dun sa article, minsan, yung hindi naman kailangan sabunin, tapos banlawan. Kasi soap, hindi naman siya meant sa fruits, no? Pero, wala pa rin tatalo sa proper hand washing pag bago kumain, bago mag-handle ng food. Or, kunwari, yung mag-groceries mo, in-store mo na, after mong hawakan yun, mag-wash ka na lang ng hands, no? So, wala pa rin tatalo sa proper hand washing. And dito na tayo sa portion ng shout-out. Shout-out muna kay Lois, no? Kita tayo, see you soon. Tapos, sa ating new subscriber, si Giselle Dacanay. Thank you sa pag-subscribe, Giselle. At si Madam Inday, thank you rin sa message mo, no? Nag-subscribe na daw siya. Tapos, yun nga daw, anak niya, mayroong white spot. Kasi meron tayong vlog tungkol sa white spot sa ngipin. So, nakatulong naman siya. Nagpasalamat siya. Thank you rin sa pag-subscribe, Madam Inday. Hello sa'yo. Tapos, si Myla, thanks sa pag-comment, no, nung nakaraan yung vlog. So, keep safe din. Thank you sa message. Yung mga gusto magpa-shoutout, huwag niyo pong kalimutan mag-comment down below para mag-greet ko kayo sa next na vlog. Sana may natutunan kayo sa vlog na to. So, huwag kayong mag-aalala na kung may problema sa ngipin, pwede niyong i-message yung dentist niyo. Tapos kung kailangan resetahan ng gamot, meron namang i-reset at tinatanggap na yon sa mga butika, no? Pwede na inaalaw na ng FDA yon. So, huwag pong kalimutan, no? Habang nandito tayo sa Enhanced Community Quarantine, sa bahay lang muna po tayo. Kung kailangan lumabas ng bahay, so, observe physical distancing. Yan. Tapos, proper hygiene, no? Tapos, kasama niyo na rin po yung proper oral hygiene. Brush, floss, no? Mouthwash, huwag po natin kalimutan. Kasi nga, walang dentist pa ngayon sa panahon ito. So, mag-ingat po. Tapos, 2 linggo na lang. At makakaraos din. So, since wala si Lois, ako na magsasabi, don't forget, like,
share, and subscribe. Bye!